Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sparring time ulit tayo para sa ating mga kamatsyas followers at sa ating YouTube channel, I am Roderick Nava subscribers. Ayan, magandang hapon po. So ano bang merienda natin dyan? Ngayon ay meron tayong kasamang guests na inyong makakalaro bukod sa akin mga kamatsyas. Ayan ay sila Ian Kate Olayres ng Indang, Cavite, at si Paul Kent Remon ng Bukidnon. Ayan po, no? Medyo malayo si Paul Kent. Pero, yun po, napaunlakan tayo para maging guest sila. Na bukod sa akin ay may makakalaro kayong iba. Ayan. Si Magic Ian Olayres ulit. Yan si Magic. Sige, paki-challenge niyo po sa time control na 3 minutes. 3 minutes. Wala pa lumabas. Naglalaro na kayo? Wala pa? Ayun. Ayan na po. Nag E4, D5, ayun. Scandinavian ang ginamit. D4, Knight E2, E5 ba? Bibilis ah. F4, ayun. Isa sa mga anti-Scandinavian yan, yung ginawa. Malinaw ba yung outcome ng ano ko? Hindi siya malabo kagaya nung sa Zoom. Pati niya, yung sa YouTube, tsaka ano, okay lang. Wala siya yung ganun, no, sa Zoom, no. Okay. Sige po, habang pinapanood nyo, mga kamatsyasa, may I go out muna ako, mabilis lang, ha? 2 minutes, CR lang ako. Ayan ang nangyari sa bakbakan. Grabe, rat-rata na. Pa-share po ang ating live streaming mga kamatsyas, pa-like na rin po. At sa mga hindi pa nakakapag-follow and subscribe sa ating YouTube channel, I am Roderick Nava, and sa ating FB page kamatsyas, follow na kayo and subscribe. At sa mga hindi pa nakakapag-join sa ating official website kamatsyas.com, ay ayun, kanina sinend yung link. Pa-join na lang, no? Dahil sa mga sa future raffles natin, doon po natin kukunin yung registered sa ating kamatsyas.com official website. Ayan, at abangan nyo po, ipopost ko na rin ang ating darating na On The Board Tournament, Kamatsyas 2nd Edition Federated Rapid Tournament. Ayan, nagaganapin sa April 23, doon pa rin ang venue sa Multisys Technologies Corporation sa Parañaque City sa headquarter. Ayan. So malapit na po 'yon, no, April 23, at inyo pa ring mapapanood. Naka-air 'yon, no, naka-live sa Multisys ang ating tournament na gaganapin. Ayun, naka-live pa rin 'yon. So baka mag-invite po tayo ng ating kabady na makaka-commentator doon. abangan nyo mga kamatsyas. Marami pong activities sa paparating patungkol sa chess ang kamatsyas.
Yan, nakakatuwa. Kasi dati walang ganito, no? Kung inabot ko ito nung ako'y bata, tuwan-tuwa ako. Kasi isa rin po ako sa masasabing chess addict nung araw. Napakahilig sa chess. Dati nga eh, may kwento ko lang, no? Mupunta kami sa, ano no, nung bata kami, pinapasyal kami ng magulang namin. Sila nasa sinihan, ako nasa National Bookstore. Doon ako, nagtitingin ako ng libro ng chess. Ayun, mas pinipili ko yung kumpara sa sinihan eh. O pinapipili ako ng papa ko, o saan mo gusto? Nanood ka sine o dito ka, magbabasa ka ng libro sa National Bookstore. Dati pwede yun eh, nabubuksan eh. Ngayon, bihira lang yung libro na may cover eh, hindi mo talaga mabubuksan. Dati sinasamantala ko eh, punta ko National Bookstore, binubuksan ko, nakakapag-analyze ako, nakakapag-aral ako, walang board, sa isip lang. So, pag uwi ko, isusulat ko na yung mga nakita ko sa libro. Grabe, no? Tapos, later on, wala na eh, hindi ko na mabuklat yung libro, nakasealed ng plastic. Anip yan. Tambayan ko yan dati, National Bookstore, mga kamatsyas, pagka sa mga mall. Una kong hinahanap no, National Bookstore. Dahil ang una kong tatanong sa National Bookstore, saan po yung mga libro ng chess? Ganun lagi tanong ko nun eh. Ay ako, pinababayaan ako ng papa ko na tuwan-tuwa naman siya, no? Siyempre, magulang, tahimik lang, pero masaya yon. Kasi ba, biri mo, imbis sa sine eh, National Bookstore, babad lang na basa ng libro eh, katalo na. O, di ba? Bihira yung ganung bata ah. Ang gusto ng bata, laging mga enjoyment eh. Ako, ang gusto ko po talaga nun, nung ano na, nung hindi na ako naggagagamba. Ano na, puro chess na. Ayun. So, nanalo po si Magic Ian Olaires ang ating guest. At maraming salamat ha, kay Let Play Chess. Parang yata may S dapat yung Let's Play. Let Play Chess. Ayun po. So, i-analyze natin ito. Bilis ang laban nila. Ayan, analyze natin. Ano nangyari dito, Sir Ian Kate? Scandi po. Scandinavian. Scandi, no? Yun, Knight C3. Dahil, ito, Knight C3, na-take up mo itong lesson natin, ano? Naging lesson natin to sa weekly, di ba? Apo. Ayan po, mga kamatsas. Isa po, sila po kasi ay nag-undergo ng training sa weekly training program namin. Isa ito sa naituro ko as anti-Scandinavian na hindi ka papasok sa main line na magulo. Kasi ito po main line eh. Yung kapag nag-Knight C3, magku-Queen A5. D4, Knight F6, Knight F3 na nangangailangan ng talagang time para bukod sa ideas ay ma-memorize din yung mga patterns, ma-familiarize kasi ito, ano talaga ito eh, mahaba ang theory ng Scandinavian. So dito, nag-Knight C3 yun, ayun o, na-ano ko nga eh, nakarelate nga ako eh, naalala ko eh, o, nakarelate ako dito sa ganitong line. Iyon, grabe, Bishop F7 check ko. Ay, grabe, malupites yung check na yun, ah. Hanip, ah. Kakasling na po kasi. Ay, oo nga. Yung Bishop F7, excellent, no? Kung di man capturein, halimbawa, kung mag-King D8, eh, at least din makakapag-castling nga naman kasi nagalaw na yung King. Grabe yung Bishop F7 ni Sir Ian Kate, oh, malupites, oh. Grabe. Nakits mo pa yun? Sabi ka na. Malupites, oh. Kasi pag ganun, ayun, nagkaroon ng sacrifice. Ibig sabihin, ang mali dito, yung queen, no? Dapat ang tira, kung ganun lang, knight f6 lang. O ganyan na lang siguro para medyo okay pa. At least nakapag-develop yung kingside. Let's play chess. Ayun. Tapos gagawin dito, mag-h3. O sa malamang, ito yung sa pang-human ay dyan, kakapturin niya. Tapos queen d7, castling queenside. Ganyan na lang. Okay pa to. Lamang dito ang puti kasi sa space, sa center, bishop pair, no? Pero at least makakapag-castling na. O ganoon na lang ang gawin dito na medyo okay pa kahit papaano. Eh, wala eh. Dito nagsimula ko capture, no? Capture, then knight g3, bishop g4. Ayun, nag-h6, maaga pala yung h6. Knight f6. Pwede. Tapos queen d7, castling queenside. Ayun. Mas maigi ito. Kaya pala, na-delay pala development ng kingside mo. Let play chess. Oh, na-delay. Oh.
Ay, grabe, yung ganda ng Bishop F7, pang-abala, no? Capture, ayun, dito, kaya pala nagkaganon-ganon. E5, good move na naman. Atake. Ayun, bakit hindi kinapture to, mga kamatsas? Pag kinapture kasi, capture, may rook E1. Ayun, no? So, queenless. Okay, E5, queen E6, D3, king D7. Ah, mag-artificial castle, makapagtago na. Knight E4. Oo nga, no? Mas maganda to, ah. Knight H5, para ganun. Mas maganda ito. Mas malakas ang atake. Tatago yan doon. Parang gusto ko to. May atake. Tapos may lundag pa ng ganun. Baka mamaya, ito, queen E8, sabay queen F3. Paano ko mag-H5? Queen E4. Ay, malalim. Malalim. Napa-capture, oh. Malalim pala ito. May ganun, no? Atake sa bishop and rook. Pero malalim na to. Oo, baka hindi na natin abutin yung computer move. Gumanon. Ah, kaya pala nakapagtago pa king niya. Atakador si Sir Ian Kate, mga kamatsas, no? Tinan mo niya yung B4, oh. Sacrifice na naman, no? Atakador siya, eh. Oh, bakit hindi kinapture? Kasi may pressure. Pwedeng gumanon. Yun. So, importante sa kanya maka-atake. Atakador talaga siya. Atakador ang style niya. Ayun, pasok. Ayun, sabay sinimplify yun na lang dahil lamang na ng pawn. H4, good move. Para matibag yung pawn chain, may capture sa H6. Oh, sakit. Oh, winning na. Okay, losing na yan. So, ito, sa opening pa lang. Napansin nyo mga kamatsas, no, kung gaano ka-importante opening, di ba? Yun po ang isa sa talagang favorite na topic ko pagka nag-training yung mga players ko. Opening, tapos saka ako papasadaan ng whole game. Kasi sa opening, kasi pagka medyo pilipit na, wala, ang hirap na makarecover. Eh. You know, dapat magaling talaga sa opening. Bukod sa magaling sa end game, matibay na pundasyon sa middle game. Pero opening kasi, ibang usapan eh. Buka na kasi yan eh. Diba, marami pong na-upset na magagaling kapag ka sa opening, na-trap na ng mga underrated. May mga ganun eh, na-upset. Kaya dapat sa opening talaga, dyan pa lang, malakas na. Ayan, no? Grabe, opening pa lang, ratrata na kagad, no? So, ang advice ko rito, let's play chess, mag-develop ka muna ng kingside. Ayan, D3, queen D7, castle, bishop E7, castle queenside ka. Ayan na lang. Kasi yung H6 medyo tempo rin. Tempo. At hindi pa naman makagalaw yung knight dahil nakapin pa. Pag nag-H3, capturein mo na. Ayan, sabay castling ka na dyan sa queenside. Ayan, okay pa itong laban na to. Tapos itong tore, lagay mo dyan. Yung king, lagay mo sa B8 para prophylaxis. Makatago sa diagonal na yun. Baka tamaan pa. Ayan. Lamang pa rin ang puti dito kasi bishop pair, positional advantage. Pero kahit pa paano, hindi ganun kalaki ang lamang. Ayan. Ano masasabi mo dito sa game na ito, Sir Ian Kate? Bo? Ano masasabi mo sa game na ito? Na-challenge ka ba dito? O mas ano lang, mabilis lang, yung na-easy lang? Hindi naman po, interesting po kasi yung line din. Eh yun nga po, masaya umatake. masaya daw umatake yung mga kamatsas. O yan. O meron bang mga malakarpob dyan? Para matikman naman ni Sir Magic o Lyres ang mga matitibay na depensa. Kasi atakador talaga siya, no? Ang naalala ko, pangontra sa mga atakador, yung mga Karpov, Karpovian, Petrosian style, yung mga makukunat na talagang kunachi ang usapan. Okay, next naman natin. Salamat ta, Sir Ian Kate and kay Let's Play Chess. Salamat po, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating sparring. Salamat, thank you, bye!